Kumusta mga ka-classroom? So, nandito po ulit tayo sa panibago po nating topic, Module 3, Lesson 4. Ito po ay walang iba kundi combined variation. Balikan lamang po natin ha, yung una po nating topic regarding variation, yun po ay direct variation na sinundan naman ng inverse variation. At yung pangatlo naman po natin ay yung joint variation. Panibagong variation po ito. Ang pangalan ay combined variation. Ano nga ba ang combined variation? Ang combined variation po ay another physical relationship among variables. This is a kind of variation that involves both direct and inverse variation. So may naisip na po ba kayo kung ano ang combined variation? So syempre, ito po ay kombinasyon. No? Sabi nga po rito, kombinasyon ito ng direct at ng inverse variation. Combined variation. The statement Z varies directly as X and inversely as Y. So yan po, no? Magkasama na po yung direct variation at yung inverse variation. Kaya nga po siya tinawag na combined variation, no? Z varies directly as X and inversely as Y means Z equals KX over Y. Okay po? Na kung saan, syempre, yung K po ang constant ng variation. Let's vote in! Bakit Voltis 5 ang tema po natin ngayon? Kasi po, ang robot po na si Voltis 5 ay binubuo po ng mga spaceship, no? Para siyang maging isang buong robot. Kung i-relate po natin, ano ho, dun sa ating topic, ang combined variation po ay binubuo ng both direct variation at inverse variation. Level 1, translate statements into mathematical equation. Example number 1 po tayo, no? M varies directly as P and inversely as Q. So, ang mathematical equation po niyan ay M equals KP over Q. Na kung saan ang K po ang ating constant of variation. Example number 2 po tayo. A varies directly as B and inversely as the square of C. So, paano po yan, no? Ang kanya pong mathematical equation ay A equals KB over C square. Teka sir, bakit naging C square? Kasi nga po, kung babasahin po natin maigi, ano po? A varies directly as B and inversely as the square of C. Kaya nga po, yung ating pong C dyan, may raise to 2. Kaya A equals to KB over C square. Na kung saan syempre po, ang K, ang ating variation constant. Next po, example number 3, R varies directly as the square of S and inversely as T. Kaya po, pag yan po ay tinranslate natin into a mathematical equation, ang sagot po natin ay R equals KS square over T. Bakit naman uli may square? Kasi nga po, doon po sa ating statement na square of S. Kaya po, naka-raise to 2 po ang ating S. And, huwag po natin kalimutan na yung K po ang ating constant of variation. Level 2. O, sa level 2 na po tayo. No? Yan, Voltis 5. Buo na si Voltis 5. Solve the following. So, magsosolve na po tayo, no? Kayang-kaya po natin ito. Now, number 1. If Y varies directly as X and inversely as Z,
and y equals 25 when x equals 10 and z equals 2. Find y when x equals 18 and z equals 9. So, paano po yun, no? So, syempre, magsosolve po tayo. At ang gawin lang din po natin para po mas madali ay iisa-isahin po natin siya. Kagaya po nito, no? Sabi, if y varies directly as x and inversely as z. So, kunin po o i-translate po muna natin ito into a mathematical equation. So, ang mathematical equation po niya ay y equals kx over z. And then, proceed po tayo dito sa statement na po na ito, no? Y equals 25 when x equals 10 and z equals 2. Yan po mga value na po na yan, yung first set of values, yan po ang ilalagay po natin in place po dito sa ating mathematical equation na po na ito. Ano ba ang value ni y? Sabi po, ang value ni y ay 25. Equals po sa value po ng x natin ay 10. And then, wala po tayong value ng k. Yan po yung ating variation constant. Yan po yung ating munang hahanapin. Over the value of z. The value of z is 2. Next po. So, ang gagawin po natin para parang shortcut na rin at para mas madali po, ito pong 2 ay i-multiply na po natin dito sa 25. Ang logic behind po dyan is yung cross multiplication. Kasi understood naman po na itong 25 ay over 1. Kaya po, ang mangyayari po dyan, 10k multiplied by 1, syempre ang sagot po ay 10k. Equals 25 po times 2, that will be 50. Ngayon, meron na po tayong 10k equals 50. Ano pong sunod na po natin gagawin? Ang sunod po natin gagawin dyan ay, i-divide po natin both sides by 10. Yan po. Bakit 10? Para po, ito pong 10k, maging k na lang siya kasi 10k divided by 10, ang sagot po niyan ay 1k. Or simply, pwede po natin niyang i-cancel na lang. Ang matitira po natin diyan ay k equals 50 divided by 10. Ang sagot po natin ay 5. So therefore, ang value po ng ating k o ng, ang constant variation po natin ay 5. Kaya magkakaroon naman po tayo ng equation po na y equals, in place of k, 5 na po siya. 5x over z. Ang sunod po natin gagawin ay ito po, no? Yung dulo na po, find y when x equals 18 and z equals 9. So, substitute lang po natin yung mga value na po na yan dito po sa ating equation of the variation na po. So, meron po tayong y equals 5. Ang value po ng x natin ay 18. Ayan. Over the value of z, 9. Ayan. So, meron po tayong y equals 5 multiplied by 18 over 9. Ngayon po, pwede po natin gawing 5 times 18. Okay po yun. Pero meron pa po mas madaling paraan. Ang alin po? Kung mapapansin po natin, ito pong 18 at 9, kunin po natin yung greatest common factor po nila, no? Ano ba yung greatest common factor nila ng 18 at 9? Di ba 9? So kung 9 po, 18 divided by 9, yan po ay magiging 2. Di po ba? At yung 9 divided by 9, yan po ay 1. So ano po yung magiging sagot po natin? Y equals, ang natira na lamang po ay 5 times 2. 5 times 2, ang sagot po natin ay 10. Yan. Okay po. Yan po ang value ng y kapag po ang x ay equal sa 18 at yung z ay equal sa 9. Ngayon kung nagugulan po kayo, pwede naman din po yung ginagawa natin. Yung usual po na y equals, ano ba ang 5 times 18? Ang 5 times 18 po, ang sagot niya po ay 90 over 9. 90 divided by 9 ay 10. So parehas lang rin po siya. On either way, kung saan po kayo mas madadalian, ano ho, gaya nga po ng ating sinasabi sa mathematics po, kung meron po tayo mga mas madadaling pamamaraan na kung saan wala naman po tayong nilalabag na rules ng mathematics at tama naman po ang magiging sagot, okay po tayo doon. So proceed na po tayo sa example number
2. Example number 2. Suppose M varies directly as N and inversely as the square of U. And M equals 15 when N equals 20 and U equals 2. Find M when N equals 27 and U equals 3. No, mahaba po siya, no? Mahaba po siyang tingnan, mahaba po siyang basahin. Kaya ang gagawin po natin, step by step po muna tayo, no? Dito po muna tayo sa first statement na kung saan ang sinasabi po, suppose M varies directly as N and inversely as the square of U. So kunin po muna natin yung mathematical equation. So mangyayari po dyan, ito po yun, no? M equals to K N over square of U. U square. Tapos, sunod po natin. Ito po, no? Sabi, M equals 15 when N equals 20 and U equals 2. So, i-substitute po natin yung mga values po na yan dito po sa ating mathematical equation. Ang value daw po ng M ay 15 equals po sa value ng N, 20. Lagay po natin yung K over 2 square. Yan po na. 2 square. Lagyan po natin ng parenthesis. Okay. I-simplify po natin, no? 15 equals 20K. Ang 2 square po, ang 2 square ay 2 times 2, 4. Next po, pong 4, multiply na po natin sa 15. At understood nga po ulit na 15 over 1. Kaya 20K times 1, that will be 20K. Equals 15 times 4 o 4 na 15, 15, 30, 45, 60. Okay po. So, meron po tayong 60. And then, after po niyan, divide both sides po tayo ng 20. Para po, 20K divided by 20, 1K po ang sagot. Kaya K na lang equals po sa 60 divided by 20, ang sagot ay 3. Kaya, ang variation constant po natin ay 3. Kung yan po ang variation constant po natin, ano naman po ang equation of the variation? Susulat po natin ha. Ang equation of the variation po ay M equals 3N over U square. Tapos, magpuproceed naman po tayo dito sa statement na po na ito yung huling-huli, no? Find M, o hanapin daw natin yung value ng M. When N equals 27 and U equals 3. So, substitute lang po natin yan sa ating equation of the variation. So, we have M equals 3. The value of N, 27. Over U squared, ang U po natin ay 3 raised to 2. Yan. So, we have M equals 3, 27. Over 3 square, ang 3 square po natin ay 9. So, yan po, from there, mapapansin po natin na ito pong 27 at 9, they are divisible by number 9, no? So, we have M equals to, ito pong 27, 27 divided by 9 po, we have 3. Siyempre, 9 divided by 9, we have 1. So, ang mangyayari dyan po dyan, magiging 3 times 3. 3 times 3, 9. So, M equals 9. Proceed na po tayo sa level 3. Sa level 3 po, no? Ayan! Basahin po natin. The electrical resistance R of a wire varies directly as its length L and inversely as the square of its diameter D. If a wire 200 inches long and 0.25 millimeter of its diameter has a resistance of 20 ohms, find the electrical resistance in A, 500 inches with same diameter. Hala, ano na? Madali lang po yan. Okay, so sagutan po natin. Siyempre, kagaya lang din po ng ginagawa po natin kanina, unahin po muna natin yung mathematical equation. Ang sabi po rito, the electrical resistance R of a wire varies directly as its length. No? As its length. So, meron tayong R for the electrical resistance equals, varies directly siya sa length. So, K, L. Yan, gawin na natin malaking L, no?
And inversely as the square of its diameter. O, inversely. So, ibig sabihin dito siya, over square, no? D square. Ayan. So, meron na po agad tayong mathematical equation. Sunod po natin ay, ito pong statement na to. If a wire 200 inches long. So, long, ibig sabihin, ito yung haba, no? So, ito yung length. And 0.25 millimeter of its diameter. So, ito yung diameter, yung 0.25 millimeter. Has a resistance of 20 ohms. Resistance, ito yung R natin, ito yun, no? Yung 20 ohms. So, pwede na natin i-substitute. So, meron tayong 20. Kasi ito raw yung resistance na 20 ohms. Equals po sa length. Ang length po natin ay 200 inches. 200. Okay. And then, meron po tayong diameter na 0.25. Okay. Quantity, huwag natin kalimutan yung square. Square. So, after po niyan, gawin po natin 20 equals 200K. Ito po ah, 0.25 multiplied by itself kasi raised to 2, no? 0.25 times 0.25, ang sagot po ay 0.0625. Ayan. And then, multiply po natin ito, no? Ito pong 0.0625. Multiply na po natin sa 20, no? Cross multiplication na po tayo. Itong 200K, multiply po natin sa 1. So, ibig sabihin, 200K times 1, so meron tayong 200K. Equals po siya sa 0.625 multiplied by 20. Ang sagot po ay 1.25. Ayan. Sunod po natin ay divide both sides by 200. So, ito po, cancel. Cancel na rin po ito. Ang sagot po natin ay K equals 1.25 divided by 200. Ang sagot po ay 0.00625. Ang value po ng K natin ay 0.00625. So, yan na po. So, kung yan po ang value ng ating constant, ano naman po ang equation of the variation? Ang equation of the variation po natin ay R equals 0.00625 L over D square. Ayan. And then, proceed naman po tayo dito. Find the electrical resistance in a 500 inches with same diameter. So, ang hinahanap po natin dito ay yung resistance. Ano po? So, resistance R, yan po yung hinahanap, equal saan? Dito po sa ating value ng K, 0.00625. Multiply po natin sa length. Ang length po natin ay 500. Ayan. Over same diameter. With same diameter po, ang diameter po natin ay 0.25 square. Next po, 0.0625, i-multiply po natin sa 500, ang sagot po natin ay 3.125. Divided po saan? I-divide po natin sa 0.25 quantity square. Ang 0.25 square po, multiply po natin yung 0.25 sa kanyang sarili, 0.25. May sagot na po tayo dyan. Yan po yung 0.0625. Ngayon, we have R resistance equals to 3.125 divided by 0.0625. Ang sagot po natin ay 50 ohms. Yan. So, ibig sabihin, ang electrical resistance po na makukuha po natin kapag ka 500 inches ang haba ng wire at ang diameter po niya ay 0.25 millimeter, ang sagot po ay 50 ohms. So, ayun po, no? So, thank you na. Ito na po yung end ng ating lesson. Nawa po ay makatulong po ako sa inyong pag-aaral. Hanggang sa muli po. Paalam! Oyani, hangureta. Diyan ka lang, kulgala. Diyan sa bahay mag-ibang. Huwag ka munang lumabas para sa iyong kapakanan. Pumikit ka lang saglit at sa Diyos ay lumapit. Sigurado ako tiyong mawawala ang iyong battery.